linabanan niya ng mano-mano ang isang pinuno ng tribo sa Ilocos upang maiwasan ang madugong labanan ng kanilang mga tagasunod. Linabanan din niya ang Chinong pirata na si Limahong. Siya ay si Juan de Salcedo, ang huling conquistador sa Pilipinas. Si Juan de Salcedo ay apo ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Kastilang nanguna sa pagpapalaganap ng Imperyong Kastila sa Pilipinas. Pinanganak sa Mexico noong 1549, galing sa isang may kayang pamilya. Naglayag ang kanyang lolo noong 1564 patungo sa Pilipinas kasama ang campmaster na si Martin de Goite para galugarin ang kapuluan ng Pilipinas. Pagkatapos ng 3 taon ay sumunod na itong si Juan de Salcedo para sundan ang kanyang lolo. Dumaong si Juan de Salcedo sa Panay para magtatag ng kolonya kasama ang kanyang lolo. Nang isang beses na pag-alaman ng kanyang lolo na si Legazpi na may mga pirata sa isla ng Mindoro, nagdaling-daling nagpadala ito ng 70 sundalong Kastila at Mexicano armado na makabagong riple kasama ang daang-daang Cebuanong mandirigma. Nakahuli sila ng 2 barkong galing China, lula ng mga Chinese merchants. Nang nalaman ni Salcedo at Goite ang pag-aresto sa mga Chino ng mga Espanyol, ay agad ito nilang pinakawalan para magkaroon ng maayos na ugnayan ang mga Chino at Espanyol. At nang umuwi ang mga Chino, dito kumalat ang balita sa China na ang mga Espanyol sa Pilipinas ay hindi kalaban, kung hindi bukas para sa komersyo. At ito na nga ang pundasyon ng galleon trade. Di nagtagal, nalaman ni Salcedo at Goite ang mayamang syudad ng Maynila sa norte. Pumunta sila sa Luzon gamit ang Verde Island Passage at napadpad sa baybayin ng Batangas. Dito, tinahak ni Goite at Legazpi ang Panipit River hanggang maabot nila ang Lake Taal, kung saan marahil ay nasilayan din nila ang ganda ng Taal Volcano. Noong pabalik na si Goite at Legazpi sa Batangas, ay inatake sila ng mga katutubo sa lugar at nasugatan nga itong si Salcedo sa binti ng isang panang may lason. Dahil dito, hindi nakalahok si Salcedo sa labanan ng Maynila, kung saan nagtuos ang mga Bisayang mandirigma at mga Tagalog, at nang tuluyang natalo ang mga taga-Maynila, ginawa itong kabisera ng Pilipinas at tinawag ng mga Espanyol bilang Manila. Nang gumaling sa sugat niya sa binti itong si Juan de Salcedo, ay inatasan siya ng kanyang lolo na salakayin ang Zambales na pinamumugaran ng mababangis na katutubo. Kahit sino man ang nakatapat ni Salcedo ay mabilis niya itong nagapi dahil na din sa makabagong armas ng mga Kastila. Meron silang riple at bakal na baluti na tila hindi tinatablan ng mga itak at pana ng mga mandirigmang Pilipino. Nang napadpad si Juan de Salcedo sa Timog Ilocos, hinamon ni Salcedo ang isang datu para maiwasan ang pagdanak ng dugo ng kanilang mga tagasunod. Madaling nagapi ni Salcedo ang kanyang kalabang datu at nang natumba ito, sinugod sa Salcedo ng mga mandirigmang kasamahan ng datu. Buti na lang ang dun ang mga Kastilang sundalo para tulungan itong si Salcedo. Si Salcedo ay pumunta sa iba't ibang bahagi ng baybayin ng Ilocos, galing Sinait, Batak, papuntang Lawag. Pumunta din siya sa Pulilio Island, tinawid ang Sierra Madre Mountain, dumaan sa Central Luzon upang makabalik sa Maynila. Pinadala ulit itong si Salcedo ng kanyang lolo sa Cainta, kung saan hindi kinilala ng mga taga-Cainta ang soberenya ng Espanya. Dumating si Salcedo at binigyan niya ng 3 araw ang mga taga-Cainta para sumuko. Nang hindi sumuko ang datu, inatake ni Salcedo ang mga ito sa likod kung saan mahina ang kanilang depensa. Sumuko ang datu at napilitang magbigay ng tributo. Nang napatay ang kanyang lolo noong August 15, 1572, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang ekspedisyon patungo sa Laguna at Camarines region sa Bicol. 6 buwan matapos mamatay ang kanyang lolo, bumalik siya sa Maynila para lamang malaman na ang kanyang lolo ay namatay bilang isang mahirap na tao. According sa mga sources daw, sa hindi nalalamang dahilan ang pumalit sa kanyang lolo na si Guido de Llavares ay hindi gusto itong si Salcedo.
Kaya isang taon itong pinagtambay sa Maynila at walang ginagawa. Pero masyadong magaling na sundalo itong si Salcedo para lamang sayangin sa kampo. Inutusan si Salcedo pumunta sa Camarines upang aralin ang mga minhang ginto dito. Matapos dito ay pumunta naman siya sa Ilocos upang kumuha ng triboto. Dahil sa mga nagawa ni Salcedo para sa Espanya, binigay sa kanya ang sinait sa Ilocos bilang inkomyenda. Binalak sana ni Salcedo gawing maunlad na bayan ang sinait at pangalan ng itong Villa Fernandina. Pero nang nalaman ni Salcedo na may mga barkong papuntang Maynila, ay dali-dali itong bumalik kasama ng 20 sundalo at nagdala pa ng daang-daang mandirigma na taga Pangasinan upang sagupain ang mga Chino at mga Japanese pirates sa pangunguna ni Limahong. Pagdating nila sa Maynila ay nasalakay na ni Limahong ang ermita at napatay na nila si Martin de Goite. Pinangalanan agad ni Yavares si Salcedo bilang pinunong ng kasundaluhan ng November 30, Feast of St. Andrew. Ginapi ni Salcedo sa Fort Santiago ang pwersa ni Limahong. Tumakas itong si Limahong sa Lingayen Gulf at pumasok sa Agno River kung saan gumawa si Limahong ng maliit na kolonya kasama ang mga babae at bata. Ang hindi alam ni Limahong, ang Pangasinan ay teritoryo ni Salcedo. Kaya sinugod siya ng mga Pilipino at Kastilang mandirigma. Naghukay ng kanal itong si Limahong papuntang baybayin at tumakas patungo sa South China Sea kung saan naglaho si Limahong sa kasaysayan. 10 taon na natili sa Salcedo sa Pilipinas kung saan minhal siya ng maraming taga-Ilocos dahil na din sa kanyang mabuting pag-uugali sa mga tao. Sa hindi nalalamang dahilan, nagdesisyon muna itong si Salcedo na bumalik sa Mexico ng 2 taon upang magpahinga. Bago tumungo sa Mexico si Salcedo, ay pumunta muna siya sa Vigan upang kumuha ng triboto para mabigyan na din ng regalo ang kanyang kapatid na si Elvira. Pero sa di inaasahang pangyayari, ay biglang nagkasakit itong si Salcedo dahil na din daw sa pag-inom ng maduming tubig. Bigla na lang daw siyang linagnat at sa edad na 27 anyos, siya ay namatay. Ayon sa sabi-sabi ay naging kasintahan daw niya si Prinsesa Dayang Dayaw na pamangkin ni Raja Lacandula. Eh gusto daw pakasalan talaga nitong si Salcedo itong si Prinsesa Dayang Dayaw. Ngunit nang pumunta si Salcedo sa isang misyon ay nabalitaan daw ni Prinsesa Dayang Dayang na nagpakasal na si Salcedo sa ibang babae at dahil dito ay namatay si Prinsesa Dayang Dayang sa kalungkutan. Ang masasabi nating pinakamalaking legacy nitong si Salcedo ay hindi yung pananakop niya sa mga Pilipino. Ito yung kabutihang loob na pinakita niya sa mga ninuno natin. Dahil daw nang namatay itong si Salcedo, iniwan niya ang karamihan sa kanyang ari-arian at inkomyenda sa mga Pilipinong nagsilbi sa kanya. At dahil na din sa pagmamahal sa kanya ng mga Pilipino, inuwi ang bangkay nitong si Salcedo sa Maynila na walang ulo. Ang pagtago daw ng ulo ni Salcedo ay tanda ng respeto sa kanya ng mga katutubo. Guys, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please hit that like button and subscribe for more Historiador. See you next time.